una de mis nuevos lados. El paquete de presento. Ese con la tuve tu jajalimut. Jajalimut con el ad. Masakit sabihin sa para sa akin to. Mas apakasakit na sabihin ko sinusukuha ko na siya. Napakasakit sabihin sa akin na ayoko na. Pero may mga bagay ako na kailangan di pagpatuloy. Sayon guys. Napagod na ako. Na magigil. Na magkaawa. Alam nyo guys, ang trabaho kasi, may kakaibat yan na responsibilidad. Hindi dahil napagod ka, hindi dahil gusto mong umayaw, gusto mong bumitaw, is, iisipin mo na lang yung sarili mo. Paano naman ako? Paano naman ako na siya nagdala sa akin dito? Sabay na kaming bumuo ng mga pangarap namin dito sa loob. So suddenly, kasabihin niya sa akin, ayaw niya na. Pagod na siya. Alam niyo guys, gano'n ba yung isip ko? Ganun yung nangyari. Medyo, masakit talaga sa loob ko. Hindi ko expect na magagawa niya akong iwanan. Dito sa loob. Para lang sa kalayaan na gusto niya dahil sa sinasabi niya pagod na siya. May mga times na gusto ko sabihin na na okay lang ako. Nakayako. Natanggap ko umalis siya. Pero mahirap. Kasi kung talagang mahal mo, sabi niya, sasama ka. Kung talagang mahal mo,
Hindi mo iiwan yung tao. Kaya ako, masama yung loob ko. Kasi ikaw nagdala sa akin dito. Pero ikaw din yung nangiiwan. Dito ko na iniiyak lahat. Dito ko na ibinubuhos lahat. Dahil pagkatapos nito, eh siguro doon ito kakalimutan. Kakalimutan ko na lahat. Pagod na pagod na ako. Ilang beses mo na akong sinangkang iwanan. Sana hindi mo na ako dinala dito. Yung ganyan pala yung mindset mo kung pagod ka na pala. Pinaasa mo ako sa pangarap na meron tayong dalawa. Pinaasa mo ako na isa tayo nung tinatanaw na buhay. So yun, dito ko na natapusin na guys. Sana kahit wala si Mariano, sana patuloy niyo pa rin po akong suportahan. Na lahat na nangyayari po, pasensya na po kayong lahat. Dahil tao lang din po ako. Kaya yan yung napapagod. At hindi mo mailalaman ng isang tao kung ayaw niyang ipaglaban mo siya. Meron kaming plan talaga ni Mariano na aalis kami. At nagawa naman namin yun dati. Umalis din kami parang nakabalik kami. Pero meron talaga kaming plano na gusto namin umalis at mag-solo. Pero dahil lately, ako, na-realize ko na mali yun at unfair yun para sa kumpanya. Dahil nag-invest sila. Dahil nagkaroon sila ng maraming credits. Dahil sa pag-invest para sa mga talents, na-realize ko na mali yun, na hindi yun dapat gawin. Pero still, nagawa ni Mariano, ginawa niya. Dahil, kung sa dahilan niyang napapagod na siya, lahat naman ng tao napapagod. Lahat din naman kami dito pagod at hindi lang naman din siya yung naghihirap. Halos lahat naman din kami. Yung baril na daladala mo sa video, sa CCTV, is talagang hindi okay, hindi maayos, na dapat hindi mo ginagawa. Kasi bilang minor ka pa. So yung thinking mo dapat hindi ka nag-iisip sa ginawa mo na pwede kang makapatay ng tao dahil lang sa init ng ulo mo na pwede namang kapusapan, na pwede namang hindi palakihin dahil sa maliit na bagay, dahil napairan mo yung init ng ulo mo, hindi ka nakinig, hindi mo inisip kung anong pwedeng maging kahinat na ng ginawa mo o ginagawa mo. Maraming naapektuhan na hindi mo rin, hindi rin sumasagi sa isip mo na pwede akong maapektuhan at lahat kami, lalong-lalo na yung kumpanya, pwede mapahamak. Third, hindi lang ako iniwan mo. Kagaya nga ng sinabi ko, hindi lang ako iniwan mo. Iniwan mo rin yung responsibilidad mo sa trabaho. Dahil si Sir Paul, yung kumpanya, nasaktan dahil binigyan nila lahat ng makakaya nila para maging successful ka. Para marating mo yung tinatapakan mo ngayon, pero hindi mo pinahalagahan, hindi mo nakikita yung mga taong dapat na pasalamatan mo sa narating mo, at yun yung kumpanya. Kasi lahat parang traitor eh, kasi nagkaroon tayo ng hidden plan na talagang aalis tayo, pero lately pinaliwanag ko sa iyo na pinarealize ko sa iyo na mali yun, na unfair yun para sa ibang mga talents na nagtatrabaho dito para din maging successful tayong lahat. So kung magsasolo tayong dalawa, parang magiging unfair yun sa side nila, kasi sila, nagtatrabaho silang maayos dito, tapos tayo magtatrabaho tayo para sa sarili natin, porkit nakilala na tayo, porkit. Pero hindi mo naisip na kaya tayo nakilala, dahil din kay SY, dahil din sa company, of course dahil kay Boss Paul. Kaya sobrang masakit yung nangyari, kasi hindi ka man lang humingi ng termination ng contract, bigla ka na lang tumakbo, bigla ka na lang umalis. Yung trabaho, may kaakibat na responsibilidad. At kung yung dahilan mo, pagod ka, kaya mo iniwan yung kumpanya, kaya mo hindi inisip yung kumpanya, kaya hindi mo inisip si Sir Paul, kaya hindi mo lahat inisip, lahat ng mga tao dito napapagod din, dahil sarili mo lang naisip mo that time. Sana, inisip mo na lang lahat ng mga sinakripisyon din nila para sa'yo. Kasi hindi lang naman ikaw ang nagsakripisyo, lahat sila, at lahat tayo, lalong-lalo na si Boss Paul. Marami siyang sinakripisyo, at marami siyang tinake risk para sa kumpanyang ito. Dahil nga, pumirma ka ng kontrata, supposed to be dapat panindigan mo at lumagay ka sa tama. Ano naman natin na si Boss Paul, humingi ng oras sa atin eh, para sa ating lahat. Hindi lang naman sa ating dalawa, hindi lang sa'yo, kundi para sa lahat ng talents na nandito, na nagtatrabaho. Humingi si Boss Paul ng konting oras, dahil alam nating dalawa na may plano siya para sa atin. Hindi lang nating dalawa, nating lahat, alam nating may plano siya para sa atin. Pero hindi mo yun nahintay, hindi mo yun naisip, dahil nga sinasabi mong pagod ka na, parang naging escape way mo na lang yung nangyari, para takasan talaga siguro yung responsibilidad mo. Sorry guys, kung nilalabas ko na lahat, kasi
ano eh, ang nararamdaman, paalam ko rin yung paalam ko yung pakiramdam ng iwan, kaya alam ko rin yung pakiramdam ng kumpanya na parang naiwan ka sa gitna ng matinding laban. Konting oras lang yung hiningi ni Boss Paul sa iyo, pero hindi mo na ibigay sa kanya, hindi mo na ibigay sa kumpanya, at lalong hindi mo na ibigay sa sarili mo. Kasi ikaw din ang magsasuffer dahil sa padalos-dalos mo na desisyon. Kasi ako lahat naman ng kami, lahat naman ng payo, ibinigay namin lahat ng pwede namin sabihin, lahat ng ikabubuti mo. Kasi wala namang girlfriend na magsasabi ng magtuturo ng masama. So ako, lahat ng payo, ginawa ko. Si Boss Paul din, lahat din ng pagpapaliwanag, ginawa niya. Para sa'yo. Para sa'yo din yun. Di ba may kontrata ka? Siyempre may bridge of contract. Umalis ka, wala kang termination ng kontrata. So, definitely, nilabag mo yung kontrata kasi wala naman kayong agreement. Hindi ka nagkaroon ng agreement na ikaw aalis ka. Tapos si Boss Paul hindi naman siya pumayag na aalis ka. So hindi kayo nagkaroon ng agreement, walang kasunduan, basta ka na lang umalis. So para sa akin, unprofessional. Sobrang unprofessional kasi unfair para sa kumpanya yung nangyari at yung ginawa mo. Kasi sinabi ko nga sa iyo paulit-ulit, work is responsibility. Kasi nag-take ng responsibility si Boss Paul sa iyo. So kumuha siya ng responsibilidad bilang boss natin siya. Tumayo siya na inako niya yung responsibilidad para sa ating lahat, para sa kumpanya. Bilang talent, bilang worker, naniniwala akong may responsibilidad din tayo para sa kanya. May responsibilidad din tayo para sa kumpanya. Na hindi tama na iiwanan na lang siya basta-basta sa ere. Hindi tama na iiwanan na lang natin siya dahil napagod tayo or ayaw na natin. Paano pa yung mga pinangako mo? Paano pa yung mga pinangako mo sa kumpanya na hindi ka alis, natutulong ka? As wala sa akin. Kasi nung iniwan mo yung kumpanya, kasabay nang iniwan mo na rin ako. So wala nang explanation pa doon. Maliwanag pa sa araw yung ginawa mo. Kaya, nung hindi mo pinili yung kumpanya, hindi mo pa din sabihin sa akin na pinipili kita. Kasi nandito ako sa loob. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Kaya sobrang unfair nun. Yung company natin, ginawa lahat para sa'yo. Pero ikaw, pili... How about that? If making your case attempted murder, how? If making your case attempted murder, how? Attempted murder galing sa'yo. How to? Anong gagawin ko? Ano? You need to give me idea so I can set it now. Suicide daw siya. Suicide? Yano will said, not suicide. Just let the police will do. So if he is going to jail, then that's it. He will accept.